Adrian, napansin ko kanina na kunentong detalyado ni Kerwin ang tungkol kay Senator De Lima hanggang sa Baguio City. At napansin ko rin na hindi niya sinagot ng direkta ang mga akusasyon ni Kerwin. Tama ba ako? Oo, kabayan, matitindi yung mga akusasyon, alegasyon ni Kerwin Espinosa. Tama ka, detalyado siya dahil na rin binabasa niya rin yung kanyang inihandang affidavit. Pero nagsisingit din naman siya ng mga kaunting mga corrections habang binabasa niya nga itong kanyang affidavit sa tulong na rin ng kanyang abogado. At sinabi niya dito ay libo-libo at milyon-milyong piso ang mga drug money na inabot niya kay Senador Nayla De Lima at ilang mga opisyal ng pulisya sa Region 8. Pero kahit naging matindi nga itong mga akusasyon ay kahit papaano ay naging mahinahon naman si De Lima at wala namang ganong konfrontasyong naganap. Idinetalya ni Kerwin Espinosa sa Senado kung paano niya binigyan ng kabuuang 8 milyong pisong drug money si Senadora Nayla De Lima para sa kampanya ng dating Justice Secretary. Ayon kay Espinosa, sa pamamagitan ni Ronnie Dayan, dating driver at partner ni De Lima, na ibigay niya ang pera sa iba-ibang pagkakataon sa parking lot ng isang mall at sa isang kainan sa Pasay City, pati na sa Baguio City. Ito ay parte ng affidavit ni Espinosa na binasa niya sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagkamatay ng tatay niyang si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. sa raid ng mga pulis sa Baybay Sub-Provincial Jail. Sabi ni Espinosa, ipinakilala siya ni Dayan gamit ang kanyang codename na Batman kay De Lima sa Baguio City noong November 2015 nang kandidato pa si De Lima. Pwede ko bang makausap si Ma'am Layla o makita man lang na magkasama kayo? Yun ang sinabi ko kay Ronnie Dayan. Sinagot naman niya ako, walang problema. Mag-schedule lang tayo kasi hindi pwede tayo magkita dito sa Manila kasi maraming mga mata. So noong February, nagbigay ako kay Ronnie Dayan na naman ng 2.3 million. Doon ko binigay sa SM Mall of Asia sa Building E, sa parking pa rin, ang 2.3 million. So yun, para nagka-close na kami ni Ronnie, tawag-tawag na, ganyan, kumustahay na kami. Yung February, binigay ko kay Ronnie doon sa fourth floor. November 19 hanggang 22, 2015, umano nangyari ang pagkikita sa Baguio. Kwento pa ni Espinosa sa paupahang bahay na residensya Alexandra siya at ang kanyang pamilya na natili. Nagtungo ang news team sa paupahang bahay kaninang umaga at nakitang naroon ang kanyang apelyido sa logbook. Tulad ng mga naunang sinabi ni De Lima, mariin niyang tinatanggi na kakilala niya si Espinosa. Hindi niya rin matandaan ang pagkikita nila sa Baguio City. Nagbitiw na lang ng mensahe kay Espinosa ang senadora. Final message ko po kay Mr. Kerwin Espinosa. I cannot talk to him directly, but may I just say this? May God forgive you for all your sins, and may God forgive you for all your lies about me. And I forgive you. Ikinuwento rin ni Espinosa kung paanong ang small-time na negosyo niya na nagsimula noong 2004 sa 3 gramo ng shabu ay lumaki ng lumaki. 2005 nang makilala niya si Jeffrey Diaz alias Jaguar sa Cebu, isang big-time drug lord na napatay kamakailan. Naging big-time si Espinosa nang masentensyaan siya noong 2008 at nakulong sa Bilibid kung saan nakilala niya ang mga drug lord at supplier na sina Peter Ko, Lovely Ana Impal at Peter Lim. Nakalaya siya noong 2009 at nagpalamig muna. 2011 nang magsimula siyang magbigay din ng tinatawag niyang SOP o lagay sa mga pulis para sa kanyang drug operations. Isa sa mga nabigyan umano niya ay si Superintendent Marvin Marcos, hepe ng Region 8 Criminal Investigation and Detection Group. May 7, yun, nanda namin ang pera umaga, 10 or between 12 noon, binigay namin sa iyo ang pera. Tumawag yung papa ko sa kanya, sir, ito ng pera, handa na. Para po ako suhulan o maging protector ni Kerwin, napaka-imposible po nun. Wala po ko, hindi ko po siya kilala at hindi pa kami nagkita kahit minsan.
at wala naman akong proteksyon na kayang ibigay sa kanya. 3 milyon. Hindi naman po ako regional director. Hindi naman ako provincial director. Hindi naman ako general. Nagbigay din umano siya ng pera sa hepe ng Region 8 Police na tinukoy niyang General Dolina sa pamamagitan ng isang Victor Espina. Nag-issue ako ng cheque kasi kausap ko nito si Victor Espina. Si Victor Espina, siya ang nagbigay sa pera para doon kay General Dolina. Ang inisyo ko dito ng cheque is ang first ay 3 million. Hihingi pa ako ng bank statement sa bangko para mapatunayan ko talaga o maging ebidensya ko at mapakita ko dito sa mga hukuman. Nag-deposit ako ng 3 beses, isa 3 million pesos noong February 2015, then 2 million pesos after a week ng pag-deposit ko. Pagkatapos naman ng 1 week naman, nagpapapasok din ako ng 1 million pesos na naman. Sinabi rin ni Espinosa na umalis siya ng Pilipinas at nagtago sa Abu Dhabi dahil natakot siya nang umupo na si Pangulong Duterte na may kampanya laban sa droga. Sabi ko, hindi pa nakaupo si Presidente, baka cleansing to, ano to, para wala nang makapagsalita. May pending case ako pero wala akong whole departure. So, yun talaga. Nag-Malaysia ako, lumipad agad ako ng Phuket. Pero ano yun, legal yung lahat yung pag-travel ko. Para naman kay Senador Panfilo Lacson, mabuti nang nabuksan ang issue ng droga at ang mga sangkot na pulis. Blessing na rin sa ating lahat, sa ating mga anak, sa mga kabataan, ang pagkatalaga kay Chief PNP De La Rosa na maging Chief PNP. Kasi napabayaan po talaga overtime itong problema natin sa illegal drugs. Kabayan, katatapos lamang ng hearing at dito nga sa labas ng Senado ay nakaporma na itong anti-illegal drugs group na siyang mga escort ni Kerwin Espinosa. Inaasahan natin na anumang oras ay lalabas na itong si Espinosa. Nagsisimula na rin maglabasan yung ilang mga pulis na naging resource person dito sa pagdinig ng Senado. Halos 10 oras itong pagdinig ng Senado na nagsimula alas 9 ngayong umaga. Isa rin sa mga napag-usapan, kabayan, ay pinamamadali na ng Senado yung investigasyon ng Regional Internal Affairs Service ng PNP at pati na rin ang investigasyon ng National Bureau of Investigation tungkol ito sa pagkamatay mismo ni Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito naman kasi talaga yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pagdinig dito sa Senado ngayon. Dahil nga ang hinala ng ilang mga senador ay planado itong pagpatay kay Mayor Espinosa dahil na rin nagkaroon ng tawag sa SOCO bago pa man magkaroon ng putukan doon sa selda ni Mayor Espinosa. Napag-usapan din kanina, natanong ni Senador Chis Escudero si Espinosa kung natanong siya kung ano ba yung makukuha niyang kapalit dito sa kanyang pagbibigay ng pera. At sinabi niya ay protection daw yon. Sa ngayon ay nakikita natin na palabas na, lumabas na itong si Espinosa ng Senado. Hindi pa natin matiyak kung babalik pa ito, kung natapos ba yung pagtatanong ng mga senador. Isa pang antabayanan natin ay kung tatanungin din ng Senado itong si Ronnie Dayan na nabanggit nga nitong si Espinosa at sinabi na rin ni Senador Lacson na interesado siya na marinig itong mga sasabihin ni Dayan, pero yan ay pagkatapos na nung pagdinig naman sa kamera na unang dadaluhan ni Dayan. Kabayan. So, ang mangyayari, Adrian, hindi natin alam kung pababalikin pa ulit si Kerwin at ilang mga resource speaker, lalong-lalo ni mga pulis. At si Dayan, wala kang balita kung kailan siya haharap naman sa Senado? Dahil bukas siya sa House of Representatives? Oo, kabayan, ang huling nga sinabi dyan ni Lacson ay bilang paggalang na rin sa Kongreso dahil nga ito naman talaga yung nagpatawag kay Dayan ay hayaan muna nila na matapos yung testimonya ni Dayan doon sa Kongreso at saka nila kung sakaling nga kailangan nilang ipatawag si Kerwin ay saka na lang or si Dayan ay saka na lang nila ipapatawag itong si Dayan dito sa Senado, kabayan. Maraming salamat, Adrian Ayalin, live mula sa Senado.